Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga po sa inyo lahat. Nasasalamat ako muna ang aking pamilya na nandito sa aking likuran, pati na yung pinakabunso namin sa kasalukuyan na nagtataka yata kung bakit nagsasalita kay Gantiyo. Mga kapatid, mga kababayan, apat na pong araw na po lumipas simula ng pumaraw ang ating ina. Noong araw pong iyon, marami pong tanong na buwabalot sa ating kaisipan. Unang-una ng aho doon, nawala yung haligi ng aming pamilya, nawala yung aming pinuno, nawala yung masasabi nating tanglaw sa aming dapat tahakin. Maraming tanong, tanong na una, paano ba natin itutuloy ang laban? Siguro, may kaakibat rin pong tanong. Gusto pa kaya ng tao na ituloy natin ang laban? Ang sagot po nakuha ko na rin sa taong bayan. Doon po sa kanyang burol, doon po sa kanyang libing, nakita natin, palagay ko naman walang kaduda-duda, na talagang nagnanais muli ang ating mga kababayan. May balik yung panahon na talagang ganap na ganap ang ating pong demokrasya at tunay ang ating kalayaan. Nakita po natin ang pagbabalik ng pagmamahal sa bawat isa, ang handa sa pagsasakripisyo sa ikabubuti na nakakarami. Talaga naman pong maraming boses na ang ating nadinig sa mga araw tapos po nung paglibing ng ating ina. Noong ako po ay naglalakad patungo nga ako sa puntod ng aking mga magulang, meron po ako nakasamang isang tao at ang sabi sa akin ay, "Noy, presidente na tayo." Tinignan ko po siya, tinitignan ko seryoso mukha niya, mukha nga akong seryoso. Biniro ko na lang ang sagot na sinabi kong, alam mo, sagot po niya sa akin, kung meron ba kami 1 million signatures, pwede ka na. Para maiwasan ko na lang po yung tanong, sinabi ko po, nung EDSA, 50 million pa lang ang Pilipino, ngayon 95 na. Binalikan ko ulit, kung 2 million, pwede na kaya. Pero hindi ko pa masyado seryoso nun. Noong ako po'y tinext ng isang manunulat at sinabi niyang parang deja vu at nakita na niya to noong 86. Ako po'y nagpasalamat lang at sabi ko baka hanggang dyan na lang. Ngunit dumami ang boses. May nakikiusap, may nagsusumamo, meron na rin pong nagagalit at meron na pong nagsabing sana dalawin ka ng nanay at tatay mo pag pinalampas mo ang pagkakataong to. Sa dami nga ng boses na yon, ay ako po itumungo na sa kumbento ng mga Carmelites sa Zamboanga. Sila po na talagang katahimikan ang hinanap. Pagdating ko po ay nawala yung kanilang katahimikan at ako yung humihingi ng paumanhin sa kanila. Alam mo nyo, talagang tama yung payo ng aking kapatid na si Pinkit, pakiusap, punta ako at mag-retreat. Noong nakapasok po ako sa loob ng kumbento nila, tila natahimik yung napakaraming boses na naririnig natin na sa sobrang dami na ngayon, hindi ko na malaman kung sino pakinggan. Aminin ko na rin po sa inyo, may bahagi ng kalooban ko parang ayaw ko na lumabas ng kumbentong yun. Pero siguro, noong araw ho, tinuturuan kami ng aming mga guro. Iba po doon ay mga eswita na kailangan nung siguro makausap ulit ni Father Manuling. Saka ni Father Arevalo. Sabi po nila, ang pinakamalaking kasalanan ay mawalan ng pag-asa. Bilang Katoliko, may Diyos tayo na nagmamahal sa atin. Yung Diyos na nagmamahal sa atin, pag tayo nawalan ng pag-asa ay parang sinabi na rin natin, tinalikuran tayo. At yung araw ho, ang pinakamalaking kasalanan. At nung bata rin po ko, sinasabi na libre yung mga harap. Hindi ba nakakagimbal na ngayon may kawanin, nasa wastong isip na, sinasabi sa wakas, muling, pwede na muling mangarap. Pati ba yung pangarap, hindi na pwede sa kasalukuyang lipunan. Mga kapatid, matagal-tagal ko na rin naman hong tinalakay itong tanong na to. Ako kuminsan sinasabi ko sa sarili ko para hindi pa ganun kahaba yung panahon, pero talagang kailangan na nga akong magdeklara sa araw na to.
Unang-una po, tinatanggap ko ang hiling ng sambayanan. Tinatanggap ko rin po ang bilin at habilin, tagubilin ng aking mga magulang. Tinatanggap ko ang responsibilidad na ituloy ang laban para sa bayan. Tinatanggap ko ang hamong mamuno sa labang ito. Bayang Pilipinas, tatakbo po ako sa pagkapangulo sa darating na halalan. Tutuloy po natin ang laban, mabuhay ang Pilipinas, naway pagpalain tayo ng po may kapal. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Okay lang, few questions. Few questions daw. Vice President, I have our party president has led us in very difficult times. He has shown us tremendous sacrifice. I've offered the vice presidential slot to him. I am awaiting his decision, and I will await his decision. Good morning, Noynoy. Yung senatorial slot nyo, Noynoy, will you fill it up, the 12 senatorial slot? At the present time, we have Senator Franklin Drilon, Rizal Tiveros, and Rufy Biason, Congressman Rufy Biason, for a senatorial slot. And Derek Acosta is almost in the slot. Pinag-usapan na namin ng ilang beses na hindi rin itong araw namin tatapusin yung usapan. Thank you, Ika. I was granted that yesterday. I was scheduling a meeting with them after today, but it happened already yesterday, and as a response to calls from various groups that have been supporting us to do the announcement as soon as possible, we responded by choosing today.